lang po yung tindi ng init ng araw. Kaya kailangan natin na magpalamig. Total naman ay sa atin naman ito. Eh, kung ano po yung ating kayang gawin, trabaho, yun yung ating ginagawa. Hindi yan kagandahan pagka meron kang sariling kalamansian. Anytime, pwede kang pumasok. Pwede magang maga, pwede tanghali, pwede hapon. Depende dun sa iyong liability para makapagtrabaho. Ang mahirap lang, kung unabis na hindi tayo lulusong sa ating kalamansi, matatambakan tayo ng ating trabaho, mga katripya. Silong muna tayo. Total naman ay nakarami na po tayo ng ating paglilinis. At mailitaw lang naman natin ang mga bunga ng ating kalamansi. Okay na siya. Pwede na po. Mabiyayang araw po sa inyo, mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, anong oras po dumating ang ating pong vlog sa inyo pong lugar. Malaki po ang ating pagkapasalamat po, mga katribya, sa taas dahil yun, mulan po ng malakas dito kagabi. Talagang basang-basa ang ating pong kalamansi at yun na nga, yung pong sobrang init po na ating nararanasan, ngayon ay guminhawa na dahil ang ganda po noong ulan na ibinigay po kahapon. Bagamat yaan po'y kalat, pero napakalaking tulong po doon sa ating kalamansi. Ayan. Kaya lalong sumigla po ang mga kalamansi natin noong pong makatikim sila ng malakas na ulan. Ibig sabihin na hudyat na po ito ng ating panibagong klima o yung pagtatag-ulan na. Kaya ginahawa na po tayo sa ating pagpapatubig. Bali po, ang gagawin na lang po natin ngayon halos, mga katribya, yung pong ating pagdadamo o yung herbicide po natin sa ating pong kalamansi. Pero yung patubig ay minus na po tayo sa ating pong gastos. Minus na rin po tayo dun sa ating trabaho. Yun na lang po yung ating tututukan po ngayon, ang ating mga damo. Yan, tinatanggal po natin po yung kung sa ilalim para po yung ating pagpapitas ay makita po ng mga mamimitas po yung ilalim ng ating kalamansi dahil nandyan po yung marami pong berde at saka nandun po yung mga malalaki. Gaya lang po halimbawa nito, mga katribya. Oh. Laki ng bunga ng ating kalamansi. Oh. Grabe. Pero mainit pa rin po ang singaw ng panahon. Dahil ngayon, oras ng alas 8, akala mong alas 10 na hanggang umaga sa tindi po ng init. Kaya lumilim muna po tayo dahil naglilinis po tayo sa ilalim ng ating kalamansi para hindi po tayo maiwas heat stroke. At ngayon ay palilipasin muna, mga katribya, po yung ating kumukasibasa po ang kalamansi ngayon. Pagka yung mga tagapitas basa rin sila kaya pinatitiktik mo ngayon yung mga nagpapapitas ngayon pinatitiktik mo na po yung tubig bago po sila mamitas po ng kalamansi. Siguro mga bandang alas 9 sila po ay mag-uumpisa na. Tuloy-tuloy na po yung pitas po noong aking magulang at yun na nga kasi dumadami na rin po yung reject. Pero sa kabila naman po noon ay nakakaubos din ng kalamansi dahil agad na. Actually, dito sa aming pong lugar, kukunti na lang din po yung mga natitira pong pitasin. Kaya yun, yung pong mga natira, yun po yung mga naswertihan doon po sa magandang presyo. Yan po sa party po, mga katibya po ng sangitan, nag-abot doon ng 2,000 kahapon yung kuhanan. Wala pang makuha. Yun. Pagka po naman mataas po ang presyo ng sangitan, hindi naman po nagbabatay ang mga buyer at ahente doon sa sangitan. Hindi sila pumupukol doon ng presyo kasi gusto nila mas malaki ang kita. Kasi pagka doon sila magbabatay, wala silang halos kikitain. Kaya hanggat maaari dito, ang pukol nila para marami pa silang mababarat at makukuha po na mas mababa.
Kaya mahahalata mo, pag halimbawa, lahat ng mga bayare dito nag-uhuan sa aming pong lugar, ibig sabihin, wala silang makuha ng kalamansi sa sangitan. Ang nakapagtataka naman, pag mapagsak naman ang presyo ng sangitan, ng kalamansi, antimano, maugong na maugong ang mga balita rito ng mga ahente at ng mga bayar. Pero pag tumataas ang presyo ng kalamansi dyan po sa sangitan, tahimik naman po ang mga ahente at mga bayar. Siyempre, siya lang naman ang gusto ng mga yan, malaki ang kita, malaki ang tubo. Ayon nila ng paunti-unti ang tubo gusto kagad, ay boom. Malaki nga silang kumita, lalo ibang mga ahente rito, pabibisyo rin naman, wala rin nangyayari doon sa kanilang kinikita. Nasasayang, may meron na nalulun sa sugal, karera ng kalabaw, sabong, at kumita ng 5,000 sa isang araw, ay sandali, ubos lang din. Kaya yun, kaya mas maganda na rin yung nakikipitas ka lang, kumikita ka ng 400, 500 sa isang araw, hindi na po masama yun. Basta't alam lang humawak po noong pera po noong mamimitas na iraraos niya ang kanyang pamilya sa ganong pamumuhay. At siyempre, nakakakuha pa ng baon pa ng kanyang mga anak. Kaya hindi naman nakukuha yun kung malaki kita mo, okay na, maginhawa. Hindi. Nandun din po yan sa pamamalakad, pag-budget, lalo na pagkamahusay si misis mag-budget. Makakaipong kahit tagapitas ka lang. Meron nga rito sa amin eh. Mamitas lang po siya pero nakapagtapos ng pag-aaral ng kanyang anak. So pumagitan ng kanyang ng pitas, babaeng bao pa siya. Kaya yun. Kaya hindi po sukutan yung ikaw ay mapera. Okay at masaya na. Hindi. Kulang pa rin po yun. Siyempre lalo na kung wala kang do sa itaas. Kaya yun lang ate pong masasabi. Tuloy-tuloy lang tayo, mga katribya, ng ating paghahanap buhay, kumita ng malaki, mag-savings, ika nga. Pag dumating yung panahon na mangangailangan ka, lalo na pag-emergency, yung pagkakasakit, hindi natin alam kung kailan yan o ano man ang hindi po maganda na mangyari sa atin, talagang dumarating yan, meron kang pagkukunan. Hindi tayo parang pulubi kung saan sa'yo lalapit. Pagka hindi ka nakalapit sa isa, mapapahiya ka. Ayun. Kung halimbawa ay nakapag-ipong ka, at least, ano man na dumating na lalo na papatag-ulan na ganyan, krisis, mahirap po ang pera, sabi nga nila, kawit ng palakol, at least noon, meron kang naipon, meron kang magagamit. Yan. Kuha lang naman po natin, share lang natin po sa inyo, mga katribya. Kaya yun po mga nagpitas po ng kalamansi ngayon, after po niyan, siyempre, pagkatapos po ng taas ng kalamansi, pababa na po ang presyo. Kaya mag-iipon na pong muli ang ating mga farmers para sa panibagong pag-aalaga. Medyo matagal-tagal na po muli po yung sunod po na alaga nito dahil magbubulaklakan ng mga kalamansi. Nung pagkaulan po na malakas na yan, papunta na po dun sa pagkamura yung presyo. August and September, yan po yung panahon ng kalamansi at nandyan po yung kabagsakan. Kaya ngayon, bagamat yun ay panahon, pero wala naman masyadong marami pong gastos dahil hindi ka na po nag-abono dyan, hindi ka na rin po nag-spray. Naalagaan mo na siya ng patubig, ng ulan, kaya minus gastos doon. Hindi pa rin ikaw matatalo. Meron ka makakaipong ka pa rin ng pang-alaga sa susunod na alagaan. Maliban na lamang kung mabisyo ka, talagang kukulangin yung iyong kikitain, mga katribya. Maya-maya po tayo, mga katribya, magkukuhan. Magtatanggal po ng ating baging. Tahinga lang po tayo saglit. Nakita na po yung bunga ng ating kalamansi. Yung ating kasama, yung kapitbahay, nag-grass cutter. Tayo, hindi muna tayo magka-grass cutter. Tanggalin muna natin po yung damo sa ilalim. Ilitaw muna natin na ilitaw po ang ating kalamansi. Tapos, tsaka tayo ngayon magpapapitas. Natanggalan natin to ng baging. Malaki ginhawa. Pag natanggal po natin po yung damo sa ilalim, lumilitaw ang bunga tsaka po yung berde.
Although yung kalamansi natin, mga katribya po, ay meron na talaga mga magugulang, pero meron pa rin pong mga mura. Meron pa rin pong mga malalaki. Sige, balik ulit po tayo, mga katribya po, sa ating pong trabaho para continuous ang ating pagmumonitor at saka alaga nitong ating kalamansi. Ayan. Ganda pa rin po, mga katribya po, ang presyo ng kalamansi po natin. Mataas. At doon po naglalaro sa 1,700, 1,800, 1,900. Pagka wala pong dating, maabot ang 2,000 ang kuhanan ng kalamansi. Eh siyempre, pagdating po doon sa tingin naman po yan, ay lalong mas mahal na. Kaya ang importante, meron kang mahahalaw, meron kang mapipita sa kalamansi natin, at least, meron po tayo magagastos. Tanggala po tayo ng ating bagi. Ayan o, ang ganda po noong ulan eh. Basang-basa ang ating kalamansi. Tingnan natin eh. Kung tayo ay naduduwitan ng mga buitre. Kasi dito sa amin eh marami rin pong mga buitre na talagang ang binabantayan lang yung may kalamansi. Pagkalimbawa na wala na yung may kalamansi, tsaka siya ngayong sasalakay. Sa as of now naman ngayon ay wala pa naman tayo nakikita na kontrabando. Ewan ko lang. Kasi hindi natin po sure. So yung ating kalamansi ay inuunti po niyang pitasan. At the meantime naman, yung tinitingnan natin po na makapal po ang bunga, nandiyan pa rin naman siya. Okay pa. Dito lang sa bungad. Ewan ko lang po sa parte po ng dulo. Ayan o. Kunting-kunti na lang. Pinagbigyan po muna natin po ang ating magulang dahil madihado na rin po yung kanilang kalamansi. Yeah, after po nun, yung sa atin. Bagay ito naman kasi sa akin, mga ilang araw lang ito. Tapos na po yung pitase. Ang gandahan po kasi ng bata, mga katribya, malalaki po ang bunga. Tsaka po pagka organic fertilizer, hindi po siya nagiging bulitog. Malalaki po siya. Hindi rin siya ganong tusukin. Bagamat meron rin po mga tinutusok po ng putakte. Pero majority pa rin naman po yung ating berde. Ako po, eh, kaya ang sarap pong pitasin ito. Mga ka-farmers. Tsagay lang po natin talagang maghawan. Maglinis po doon sa ilalim para nakita natin po yung ganda ng kalamansi. Ito yung ating chinatsaga na inaalis. Dali lang naman po natin tanggalin. Dahil meron tayong mahabang lingkaw o panggapas. Hatak lang tayo ng hatak. Pakainan po nito. Lalo na pagka mayroong bagay pang tanggal. Yan, itong ating agingay. Nung huli po natin na matagal-tagal na hindi umulan, napatubigan pa naman natin ito. Kaya hindi naman siya tigang na tigang. Yung last na tubig. Ngayon, wala na. Ilikumin na natin yung mga hose ng patubig para dahil tag-ulan na. Patag-ulan na tayo. Karibya.
ating ilalim. Sarap pitasin ito. Kaya pagka po mahal po mga katribya po ang kalamansi, pati na rin po yung ati pong mamimitas, kumikita na maganda. Pero pagka mura po ang kalamansi, siyempre, mababa rin naman po yung kita na po ng mamimitas. Dahil sumusunod naman po ang presyo ng upahan dito sa presyo rin po ng kalamansi. Kaya kalimbawa sa lugar ninyo, may nagpapaupa ng 350 o 400 ang isang bag ay maawa naman kayo sa may-ari. Dahil hindi po biro ang puhunan. Hindi magkakaroon ng maraming bunga ang kalamansi kung hindi inalagaan ng may-ari. Kaya ibang mga mapagsamantala, baka po nakapagpapaupa kayo ng ganun, maghunos dili rin naman po kayo. Kasi kaya naman pumapayag po yung iba na sa ganun presyo, pinahihintulutan ng may-ari. Pero kung hindi ka pahihintulutan ng may-ari na ganun taas ang upa, di bahala silang maghanap ng iba pong pipitasan. Ganun lang yun. Pagkasi binigay po nyo na ganun pong kataas ang upa, bandang huli, mura na ang kalamansi, ganun pa upa, sila lang ang pinaghanap buhayan mo, yung mga mamimitas. Ikaw na may-ari, ano pa kikitain mo? Puro mga gastos yung nuuho po natin sa kalamansi. Hindi, wala. Kaya ganun lang. Kaya dapat, yun namang mamimitas, pakiramdaman din nila yung may-ari. Sige man po ang lumagay doon sa lagay ng may-ari. Mas maganda eh. Pakipitasa lang tayo ng kalamansi dahil 350 ang upa, 400, makaisang bag ka, may 400 ka. Kung makalimang bag ka, para ikaw na lang ang umanin ng kalamansi ng may-ari. May-ari, ano po ang kanya pang mapaparte? Di, wala. Kung magaganon lang, give and take. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi na kailangan na may-ari po ang mga mamimitas. Dahil diyan din kumikita ang mga may-ari sa mga mamimitas. Kailangan lahat yan. Tagapitas, buyer, tagabili ng kalamansi, kailangan yan para mabuhay ang isa't isa. Walang sino man na makapagsasabing nabubuhay siya ng mag-isa lang. Kaya kailangan po natin yan. Tulong-tulong. Okay, yung ate pong nalinisan na. Marami-rami na po itong ating natanggalan ng baging. Lumitaw na ang bunga ng ating kalamansi. Ito. Ito pa yung ating alisan. Malakas makakuha niya. Tal naman umulan na siya. Ginan na ating kailangan ng cover ng ating kalamansi. Kailangan na natin ng paglilinis. Linis-linis pag may time mga katribya, ating ililitaw ang bunga ng ating kalamansi. Yan. Mainit ang singaw, grabe. Hanggang El Nino pa. Ngayon pagpapalit ng klima, marami dyan ang lalagnatin. Iba ay sisipunin. Kaya magbaon na tayo ng mga tubig, gamot, pag-ubo.
Ayan na po ang ating bunga. Kita na siya. Lalo pang nakita nung tanggal natin ang baging. Ayan mga katribya. After po natin ng maghawan, sumisilong po tayo kaagad. Dahil hindi po natin kayang tagalan po yung tindi ng init ng araw. Kaya kailangan natin na magpalamig. Total naman ay sa atin naman ito. Eh kung ano po yung ating kayang gawain, trabaho, yun yung ating ginagawa. Hindi yan kagandahan pagka meron kang sariling kalamansian. Anytime pwede kang pumasok. Pwedeng magang maga, pwedeng tanghali, pwedeng hapon. Depende dun sa iyong liability para makapagtrabaho. Ang mahirap lang, kung unabis na hindi tayo lulusong sa ating kalamansi, matatambakan tayo ng ating trabaho, mga katripya. Silong muna tayo. Total naman ay nakarami na po tayo ng ating paglilinis. At mailitaw lang naman natin ang mga bunga ng ating kalamansi. Okay na siya. Pwede na po nating schedule ng ating pitas. May ilang puno pa yung ating lilinisan. Ano? Dami na po ng mga malalaki. Siyempre, ang ating mga reject. Ako, tuwan-tuwa po yung mga damo natin. Dahil nadiligan sila. Mukhang tubig ulan. Eh, dami na rin tayo reject. Tataas din po mga katribya po ang reject natin. Kaya hindi naman po tayo nag-aalala. Dahil ang mga reject, nandyan na po yan. Dilaw na. Yung berde, ayan, ang ating pong pag-asa. Kabukahan po ng mga bulaklak. Dami pong bulaklak. Bago na naman uli po ito. Naset ating harvest. Tagal-tagal po yan mula sa bulaklak na yan. Mga 3 kalahating buwan. Ito na yung mga natanggal natin ng baging. Yung ating kalamansi. Tatuyo na siya sa puno. Lumitaw na. Okay. Sarap ang pitas eh. Ay, kauti-kauti na lang. Tanggal pa tayo sa ilalim. Ito, yung ampala. Yung ampalayang ligaw. Nagtubig. Nagputik dito sa kalamansi natin. Kaya tagos na sa ilalim. Ito po yung ating unang tanim ng kalamansi. Nasa 30 years na ito. Yan. Pero buhay pa. Buhay pa yung ating unang kalamansi. Sinauna. 25 to 30 years. Yan. Grabe ang init. Ito sa bayaw ko. Dili ito nag-alaga kaya berde kanyang kalamansi. Kaka-tsyempo siya ng presyo. Galit na galit ang damo ng makatikim ng ulan na buhaya ng kanilang loob. Okay. Mamaya naman na tayo ulit.
lulusong dahil mainit na. Ganyan lang mga trivia, pagka tayo po makapagtrabaho, after noon, balik na tayo pong muli. Lakad lang tayo dahil maputik. Malakas po yung pag-uulan mo natin. Ayaw kung bukas uli ay o mamayang hapon uulan, lalabas naman po ang mga salagubang. So po ang salagubang, yan naman po ang paborito ng mga tao. Talaga bumabayad sila ng mahal. 100 piraso, maabot po ng 400 to 500 pesos binibili noong pagkayaunan labas. Pero pagka marami na, yun. 5 piso o 3 piso naman ang 100 piraso. Marami na rin yun, 100 piraso. Trivia.